Johnson Boss, tapos ito ah, like I think this is public information as well that Escalera was a former before as a pro player used to drive a jeepney. Yeah. That's right. And one of the most inspiring players as well in our league. Pero inyo, jeepney driver, isa na ngayong sabihin na natin, isa sa mga pinakamalakas na roamer na liga kayo. So sa mga nanonood dyan, malay nyo kayo naman next time makita namin na naglalaro sa MPL. So tuloy lang ang pangarap. Oo talaga. And ito na yon, the Edith lock-in for the side of Onyx. Kamusta ba ang mga compositions natin dito, Wolf? Sino ang makakalamang sa early game? So tingnan natin, knowing na si Hate naman to. Tsaka kung ano kaya magiging epekto ng isang Hilda no, sa Ling. Pero ayan na nga, ginugulo na si King Kong. Natural counter, naka-zoom in pa lang yung camera. Ay binibigyan na agad. Game 1 pa lang to ah. Si Super Yoshi sabi niya, sama ako sa angle, tong buff. Pasama ako sa video. Ayan, ginamit lang agad ng Petrify para mapigilan agad. Bonus na lang if ever kung mabigyan talaga. So si Super Yoshi dito ay successful sa panggugulo pero successful din ang Onyx sa pagsasecure niyan. Oh, pero mukhang delikado dito si Super Yoshi. Makakapag-regen naman, kukulangin nata sa bawas at may sundo na nga. Ayan na nga, pipindutin na lang pero tinanggihan niya. Sabi niya, Tol, mamaya na ako uwi. I can handle myself. Wow! Kaya ko pa. Ano pala to, no? Yung favorite imagine na Das Sisters, so, Matilda Hilda. Parang ang naalala ko dito ay NXPE pa, all the way nung season na season 8. Yes, ito yung the notorious notorious NX season. Oh, kasi ano yan eh, hindi mo talaga masispell si Matilda kung wala si Hilda. Tama. Nakadikit yan, basahin niyo yung lore. De joke lang. Totoo ba yun? Hindi. Nakala ko, totoo. Pero ito, totoo na. Totoong teamfight na. May kita natin dito. At napakakunat ni Super Yoshi, by the way. Akala natin mabibigyan na siya dito ng Onyx. Pero makakatakas pa rin. Hindi pa nga uuwi. Oh, hindi uuwi. Magre-regen lang. And I think this is the power of the Das Sisters, no? Regen and mobility. Unlimited at nahantingin lang talaga. Tatauhan itong si Super Yoshi, itong si King Kong. Datiting sa point na mahihirapan na makapag-farm dito si King Kong dahil makunat na si Super Yoshi, especially pag nabuo na yung boots. Mm-hmm. But until then, TNC at least, hindi nila pinapahinga yung league. Yeah. And looking at this early game tactic coming into TNC, ano ba ang epekto nito entering the mid to the late game? Delayed items, delayed XP? Exactly. Parang all-in sila dun sa early game. Lalo na Bruno yung kanilang ginawa. Buti na lang din, yun yung kanilang choice. Kasi malakas mabasag ng Torre ang isang Bruno. So, if they want to end this quickly, yun din yung option. Wow. And just like that, first turtle, mapupunta sa kamay ng TNC Pro Game. At mukhang si King Kong ay talagang hindi pinapahinga. Oh, parang minamatahan talaga kung nasaan siya. Tsaka ito na yung second time actually. This time around, meron naman na dalawang players from TNC na tatry manggulo. So, ipinaglalaban dito ng mga puwersa ang kanilang buff. Ginag sa Petrify, ayun. Tapos sa Rockwave pa rin. At mabibigyan na nga si Super Yoshi. First blood para kay Escalera, pero hindi nakakuha ng purple buff si King Kong. Is that a good trade, Bull? Yes, definitely. Kasi yung roamer lang naman din yung napatumba doon. Tapos na-burn din nila yung Purify sa doon sa kabilang team. Pro team. Despite nga kay King Kong nga naman pala, tumatanggat nun, no? Hindi masyado nagagalaw yung gold game. Oh, ito ang magagalaw naman. Yata yung mid lane ng TNC. Ginamit ang Circling Eagle. Pero yun nga lang si... More of folks lang pala ang ating makikita para dito sa ating dalawang teams. Pero crucial yung pagkakagamit ng Circling Eagle kasi meron na rin turtle objective. Oh, saktong-sakto yan. Kaso yung flicker ni gamit ni Escalera doon sa moment na yun. Tapos mananakawan sila ng purple buff. Philip, good job doon sa side ng TNC. Si Ryzen kasi ginawa niya, hinayaan niya muna si Hatred tapos kinontrol na lang niya yung mga kalaban ni, no, yung pumapatay doon kay Hatred. So, hindi siya nakakuha ng return kill pero naprotektahan niya doon si Hatred. Grabe, oh, ayaw talagang palapitin at mukhang ide-delay pa ang wave. Super Yoshi just making sure na walang papanag doon sa kanilang turtle take na mukhang libre na rin naman. In fact, sobrang libre, iniwan na nila sa export. Oo, tinanggap na rin dito ng Onyx na hindi na sila makakasili pa. Both turtle and even that orange buff. Pero walang trade. Ito yung triple team na binanggit ni Wolf the other day. Walang trade ngayon sa Onyx. Understandable, nakakuha naman sila dito kasi ng lead. Ang kagandahan lang, hindi sila talaga nandadarag dun sa gold. All in sa early to the mid ang TNC. They really have to end this quickly. Mamaya, papahirapan sila ni King Kong at yung Super Fritz. That's true. And for Super Yoshi, no, mukhang delikado pa nga. Tignan mo yung bumabakta si Kenra. Oo, naramdaman natin. Medyo naaarayan lang nga. At sakto sa kamay dito ni King Kong. May bawi na. Pero iba din naman ang gusto na namang gawin ng TNC. Makakasira na naman yata ng Torre dito sa may bottom lane. And is this a good trade kung TNC ka? Yes, that's just a rumor. Na ganun pa rin, yung dalawang Torre, yung roamer magre-respawn, yung Torre mo, hindi na. Oo nga naman.
Alam mo naman na at this point, no, in terms of sieging aggression in the early game, TNC Pro Team, inaabangan na natin sa kanila yan. But for Onyx Philippines, this is a completely different play style. Hiningi natin to, no, na yung after ng patch, parang medyo baguhin naman nila ng ang konti yung timpla. Oh, kaya nakikita natin ngayon medyo nagsastruggle din. So parang pwede natin sabihin na hinahanap pa ng Onyx yung kanilang identity with this type of hero composition. But still, the good thing is that medyo nagkakaroon naman sila ng traits. But kay ano pa lang yung trade nila? Kay Super Yoshi. Yes. We'll see. Kailangan nilang i-activate na dito si Mr. Gem. Siya yata yung napag-farm ng Kaote. Pwede nilang gamitin yung kanilang combo. Edith, Kadita, plus Terisla dun sa paparating na First Lord. Pwede sila makakontest dun. Kasi with all due fairness kay King Kong, okay naman yung retro niya. Yun nga lang, lugi siya ng 2 levels. Yeah. At nakapag-farm na rin in terms of kills, pati na rin. Kahit hindi nga masyadong nakapag-purple, may gold pa rin naman. Kahit papano. Ni Ryzen, para naman makapag-hit dito si Yasuo. And overall, si Protein, they're doing what they can. And you could say the same for Onyx eh. Oh, magandang pitch, ha? Ito, napaganda nga set of play. Baka mahuli pa nga yata. Makakatakas ba? Petrify ginamit na rin. Yasuo is gonna be down. At isarob ha. Si Hatred, ito na pagbawi na inaantay ng Onyx. Si Ryzen ay makukuha na rin. Oh no, we always talked about this. Laging may nangyayari sa First Lord ng TNC. Yep. Sobrang gandang pitch to. And this time, hindi TNC yung nagkamali. Maganda lang talaga yung ginawa ng Onyx. Super Fins and Escalera. Napaaganda ng kanilang timing dito. Tapos yan, nasuplex pa itong export. Grabe yung crowd control, no? Si Heads dito, ayan, nakapag-flicker out. Pero si Kelra, muntika na pala. Super Yoshi, may iba palang ginagawa doon sa may bandang Geddy. So, ire-reset na lang muna dito yung Lord para sa ating dalawang kupunan. Nagpakamasha na dito si Super Yoshi. Ginagawa na niya yung playstyle ng isang masha. And with Immortality, afford niyang gawin yun. That's true. And napakaganda ng ginagawa ni Super Yoshi ngayon, just making sure na hindi matuloy yung objective na gusto ng Onyx. In fact, nakikita natin ang ating real-time head-to-head between these two players, no, si Escalera at Super Yoshi. Pero mukhang ibang-iba kasi yung playstyle ng Edith sa Hilda. Yung Hilda, mahilig maglakad eh. Yung Hilda talagang parang siya nagbibigay ng ilaw dito sa mga kakampinya na ito. Sunod kayo sa akin kung sino nga pupuntahan. But speaking of pupuntahan, nakapunta na dito sa ating Lord yung mga players. Super Yoshi na ata ang uunahin. May immortality pa naman siya, pero ito nga, low HP na ang ating First Lord of the game at i-release dito ng TNC Pro Team. Oh, kalmado pa rin yung mga players natin. Actually, kailangan nila ng perfect timing habang si Super Prince ay nag-aabang. Sino nga bang pwedeng lang uyen anytime? Sinong sisisirin dito sa game? Bantay sarado kay King Kong ang Hilda at mukhang naanap doon sa top lane. Kaya naman itutuloy ng TNC ang Lord. King Kong, isang lipad, isang retry. This could be it for Onyx. TNC, mukhang pasensyosong laro ang kanilang pinapakita. Grabe si Super Yoshi, yung zone din dito ng TNC. Kaya naman sila makakasecure na unang Lord para sa ating laban. Yung reset din para sa TNC, minake sure nila na nakikita nila si King Kong at si Prince. Yasuo, hindi kasi pwedeng basta-basta magpakita dun sa members ng Onyx. So, minimake sure din. Saan parang Tore lang talaga ang kalaban nila. No kills still for TNC. Pero ito na ata, big teamfight in mid lane. Joke lang, wala pa lang. Oh, grabe yung function talaga ni Heads dito. No? Talagang gagamitin lang niya yung kanyang pabuga ng apoy para lang mapalayo dito yung mga players ng Onyx. Tapos, objective lang ang kanilang gagawin. Kaya naman, Lord ay nandito sa may top lane. Successfully ba itong madedepensahan ng Onyx? Pero level 1 pa lang naman. Mabilis lang yan para dito sa mga Onyx. Sonic. Super Prince! Si Hatred! Ay, makakatakas pa rin. Pero shield, pero ginamit dito ang 7 to Blaze. Punta na dito si Hatred. Habang mga players ng Onyx ay tutuloy-tuloy pa rin. Kalahati yung buhay dito na Ryzen. Masasaktuhan pa kay King Kong! King Kong with a double kill sabay hawi ng buhok. Onyx Philippines, they find 3. Yup, Super Prince. Talikogenic na naman. Nakita tayo dito na pumunta dun sa may backline sa hindi napansin ng TNC yung hindi nila. Just a 1K gold lead. Anytime ay pwedeng ibaligtad dito ng TNC kung manalo sila ng isang malaking teamfight or even secure the Luminous Lord. Parang kailangan nilang gawin yung ginawa din ng Onyx sa kanila kanina na nakapag-secure ng kill against Hatred kaya hindi nakatakas agad. But we'll see. Wala pang sumisilip. Ayan, nakita na dito si Escalera. Pero sakit ng damage against Ryzen. At ito na ating ikalawang Lord para dito sa ating game. Lord with the knock-up. Mataas na mataas ang damage dito kay Ryzen habang tumatagal ang laban na to. Pero mukhang papasok na nga with the ultimate. Oy! Kay Ryzen, mapupunta yung Lord. Tapos diretso wow! Penalty zone. Teamfight naman pala ang Ryze. Dito naman sa Sonic. Kaya naman Hatred straight down. Diretso pa si Yasuo. Tuloy-tuloy nalalangoy. Dito ang mga heads. Cast ng Marimar.
habang sasakay muna dito si Pulgoso sa sasakyan. Grabe naman yon, Onyx Philippines with the pincer maneuver. Tatlo naman na nawala para sa TNC Pro Team. Pero mukhang Lord ay isesecure din lang ng Ling. Endable na ata, Shante. Endable na dito ng stun. Look at Kelra. Isa-isa lang natitira habang ginamit din last insanity. Hindi na support para makadepensa. Onyx takes game number one. Ganda naman yung ginawa ito ni Super Prince, yung petrify niya para mapigilan yung pagdepensa ito ni nung X-Work. Wow. Onyx Sandwich, ang merienda ng TNC ngayon. Oo, grabe yung...